Di ba ikaw si Samantha Del Mundo? Yung anak ni Senator Del Mundo? Yes! You're right. Now, ilabas mo yung nurse na yun. Gusto ko siyang makausap. Umalis na kayo! Wala akong matutulong sa inyo. At ano bang ginagawa mo dito? Paano mo nalaman dito? Did you really think matatago mo sa akin to, Anna? Pareho lang tayo naghahanap ng hustisya. And I already told you, kung hahanap ka ng paraan para mapabagsak si Dad, tutulong nga ako. Pero sana hinayaan mo kong magtanong dun sa babae. May sasabihin na sana siya sa akin kanina eh. So ano? Ikaw na naman yung tama. Anak, Happy New Year. Happy New Year, Mama. Happy New Year! Happy New Year! Ikaw naman, gusto mo naman, ha? Ha? May kilala ho ba kayong Mika Rivera? Matagal na siyang wala rito. Tagal na umalis sa barangay namin. Ganun ho ba? Baka naman alam niyo kung saan lumipat. Bakit niyo ba hinahanap? Sir, importante lang kung may tatanong na ho sana ako sa kanya. Excuse me. Maybe this can help? No. Manong, para to sa pang-iistorbo namin sa inyo. Hindi naman kami masasamang tao eh. And I assure you, kakausapin lang talaga namin siya. Pinibigyan ko kayo ng pagkakataon na maging tatay sa akin. Aaminin ko, natala ako ng damdamin ko. Nang sakit. Pero tama kayo. Kahit ano pang gawin ko, kahit ano pang sabihin ko, anak niyo pa rin ako. May dugong Del Mundo pa rin ako. Hindi mo alam kung gaano akong kasaya ngayon. Okay. Paano na si Anna ngayon? Alam ba niya itong ginagawa mo? Ma, binibigyan ko ng pagkakataon si Panino na maging tatay ko. Hindi ba yun naman ang gusto niyo? Don't worry, Miranda. Ngayong makakasama na natin si Kay, maipapakita natin sa kanya na tama ang paglapit niya. Sinabi na ngang sumakay ka na nga eh. Gabi na! Mamaya kung ano pang sabihin ni Ma'am kapag hindi kita sinabay. Ana, ate mo ako. Kaya makinig ka sa akin. Sumakay ka na. Sige. Salamat nga pala sa ginawa mo kanina. Dahil sa inisalita yung lalaki. Well, pumunta ako sa lugar na yun para makatulong sa inyo. Ayoko naman naisipin ninyo na wala akong ginagawa. Sana pagpatuloy mo lang yan. Basta sana huwag ka lang kikilos mag-isa para na rin sa kaligtasan nating lahat. Kinagawa ko lang to for Mom. At para na rin mapagbayad si Dad. Tulungan tayong dalawa. Para kay Mama at Papa. Kung gusto mo talagang makatulong, bakit hindi ka nalang magsalita? At ano naman ang magiging silbi ng testimony ko? Tuso si Dad! We need more evidence and a stronger witness. Kaya nga dapat mahanap na natin yung nurse na yun. Bakit? Ano nangyari? Matagal na daw siya umalis dun sa address na hawak namin. Pero may nakapagbigay naman sa amin ng address kung saan lumipat. Eh kung gano'n, nasaan na siya ngayon? Some province. Sitio Pag-asa. Kaya bukas pupuntahan namin siya. Basta mag-iingat kayo. Masaya ako nagtutulungan kayong magkapatid. Kilala ko si Kael. Hindi siya basta-basta makikipag-ayos. He's headstrong, katulad mo. Pagkatapos niya tayong sisihin sa maraming bagay, bigla na lang siyang makikipag-usap sa atin. Tama ka naman, may basehan naman yung pagdududa mo. Pero importante ngayon, Miranda, ay kasama na natin siya ngayon ulit. Di ba yun naman ang gusto mo? May pagkakataon tayong kumbinsihin siya. Nung wala pa si Anna nun eh, hindi matatawaran ang tiwala niya sa akin. May babalik natin yon. Dapat maging masaya tayo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging tunay na magulang sa kanya. Natutuwa ako na binigyan mo siya ng pagkakataon sa Manta. Well, the only reason kaya ko siya tinutulungan ay dahil pareho kami ng gustong mangyari na yun. But she is still the woman who caused me so much pain, Mom. Sam, naging sanhi ka rin ng mga pasakit kay Anna. Pero sana ngayon, matutunan niyo na
patawarin ang isa't isa sa mga kasalanan niyo. Alam kong matagal ka nang naghahanap ng kukumpleto sa pagkatao mo. And I hope ma-realize mo na baka mahanap mo yun sa kapatid mo. Nagdinig kami nung isang araw, masayang-masaya sa paninong. Pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa akin. Bakit? Ayaw ko ba, naisip ko lang. Kung di siguro ginawa ni Paninong yung mga ginawa niya, baka mas madali para sa akin natanggapin siya bilang tatay ko. Sana nga talaga kay Elma na igipagmamahan nila para sa'yo. Para makakamit na tayo ng hustisya at katahimikan. At isang tahimik na buhay. Kasama ka. Katalaga ng bola ka pa. Ma'am, sinusundan ko na sina Ana. Mukhang meron nga silang pinaplano ni Nagael. Makikita mo ba kung anong ginagawa nila? Hindi ko alam, ma'am eh. Pero magkasama sila ni Ana ngayon tsaka ni Samantha. Sundan mo sila, Ana. Alamin mo kung anong gagawin nila. Ate, may problema ba? Wala naman. Pero sana, sa susunod na maglandian kayo ni Kael, sana naman hindi nyo gawin yun sa harapan ko. Ate, hindi ko naman ginusto makita mo yun eh. Dati pa rin akong asawa ni Kael, Ana. Huwag niyo naman akong bastusin ang harap-harapan. Ang gusto ko lang naman, magkaroon ng isang simpleng buhay. Ang mabuhay ng tahimik. Na wala akong ginagawang masama. Na hindi naman sa kapangyarihan na susukat ang kaligayahan. Alam mo, siguro nga meron akong mga pagkakamali. Pero wala akong pinagsisisihan. Dahil ginawa akong lahat yun. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo. At hindi pa huli ang lahat para gawin yon tama. Malapit ka nang bumagsak. At sa lahat ng ginawa mo, sisiguruhin kong wala nang tutulong sa'yo. Saan mo kinuha yung tapang mo? Huwag kang magtangka, Montemayor. Isang maling kilos mo lang. Hindi ko kailangan kumilos. Marami kang kalaban, Salvador. At alam kong naghahanap ng testigo si Damasalang laban sa'yo. At sa dami ng duming kinalat mo, aalingasaw at aalingasaw ang mga baho mo, Salvador. Ano nga palang maitutulong ko sa inyo? Gusto lang sana namin makausap yung kapatid mo. Bakit? Kilala niyo ba ang ate ko? Hindi, pero gusto lang namin siyang tanungin tungkol sa nangyari kay President Noble. Matagal nang patay ang ate ko. Patay? Ganun na siya katagal na matay. Mga ilang taon na nakakaraan, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Excuse me. Hello, ma'am. Nagkaroon lang po ako ng bisita, pero paalis na rin po sila. Opo. Okay, sige po. Sige, salamat. Pakaramdag ko may tinatago yung babaeng yun eh. Ano mo nasabi? Ate, kanina nakita ko may tumatawag sa cellphone niya. Nika yung nakalagay. Eh, paano kung kapangalan lang? Hindi, imposible. Masama yung kutob ko. Alam mo, ate, mabuti pa umuwi ka na lang. Ako na lang magbabantay doon sa babae. What? No. Kung may iba kang pakiramdam doon sa babaeng yun, sasama ako. Halika, sundan natin. Parang may mga sumusunod sa akin. Talaga? Oo. Nurse Nika, sino sila? Anong ginagawa ninyo dito? Wala kaming balak na gawing masama sa inyo. Nika Rivera, tama, di ba? Ako si Ana Dimasalang. Ito yung kapatid ko. Si Samantha Del Mundo. Kailangan ka lang talaga namin makausap tungkol sa pagkamatay ni President Noble. Del Mundo? Hindi ko alam sinasabi niyo. Halika na. Sandali, sandali! Kailangan namin yung tulong mo. Wala akong alam. Pitawan mo ako. Halika na! Sandali! Sinundan ko sina Ana. Meron silang nilalapitan na isang babae. Sino? Hindi ko kilala eh. Pero pinadala ko sa inyo yung picture. Nika Rivera?
Iturok mo to kay Noble. Siguraduhin mong walang makakakita sa'yo. Makakatulong sa inyo yan. Pagkatapos ito, maglaho ka na. Walang dapat makaalam sa ginawa natin. Nakausap nila? Hindi ho sila nagkausap dahil nagtatakbo yung babae nung nilapitan ni Ana. Hanggang ngayon, pinag-ahanap pa rin sila ni Ana at ni Samantha. Hanapin ninyo. Nika Rivera ang pangalan niya. Hanapin niyo din ang pamilya. Sabihin niyo sa kanila na kapag nagsalita siya o sila, alam na nila kung ano mangyayari sa kanila. Paano sila dumasalang? Hindi pwedeng makausap nila Ana si Nika Rivera. Naiintindihan mo ba? Hindi mo dapat ginawain kaya ko yung sarili ko. Ate, syempre kapatid kita. Poroprotektahan kita. Paano mo nasasabi yan? Ang dami ko na naging kasalanan sa'yo. Ate, tanggap ko naman na ayaw mo sa'kin eh. Pero iisa lang yung dugo na nanalaytay sa ating dalawa. Hindi kita pwedeng pabayaan. Huwag mong isakripisyo ang buhay mo para sa akin, Ana. Dahil hindi ko maibabalik yan. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Dati wala naman ako hinihingi kapalit eh. Sander, hindi ko makontak sila, Ana. Pinasusundan sila ni Mama. Alam mo ba kung nasan sila? Sige, ako nang bahala. Kailangan ako nang malas. Ano? Kung ano man ang pinaplano mo, huwag mo nang ituloy yan, Gael. Kayo ba, Mama? Anong pinaplano niyo? Wala. Wala akong pinaplano. Kung ganun, wala tayong kailangan pag-usapan. Hello, Sander. Bakit? Ana, nasaan kayo ni Samantha? Dito pa rin kami. Nahanap namin yung nurse, kaya lang natakasan kami. Tumigil na kayo sa paghahanap. Umuwi na kayo ngayon na. Bakit? Ano ba nangyayari? Si Gael tumawag sa akin. Alam na ni Miranda ang ginagawa ninyo. Pinapasundan na kayo. Umuwi na kayo. Anong pinagagawa sa'yo? Ano? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin kung alam mong makakabuti sa'yo! Ano nga pinagagawa sa'yo? Pinapasundan niya ho sa akin si Ana di masalang. O anong i-report mo sa kanya? Wala ho. Sumagot ka ng maayos! Si Ana ho kasi may nakausap na isang babae. Nika Rivera ho ang pangalan niya. Tinawagan ko na rin ho sila Dante. Nauna na sila dun sa pamilya nung nurse na yon. Ay, sige. Ay, sabihin mo ngayon kay Dante, bilis-bilisan niya. Ha? Hanapin niya yung babae yon. Hindi siya pwedeng maunahan ni Ana. Kanisa pa. Dispatchay mo na si Ana. Ha? Hindi na siya pwedeng makabangon pa doon sa hukay na yon. Naintindihan mo? Pero sir, kasama niyo si Samantha. Wala akong pakialam! Dispatchay mo silang dalawa. Bukas na bukas hahanapin ko siya, babalik ako dito. Hindi ako titigil, hindi ko siya nakikita. Sasama ako. At ang mabuti pa, huwag na eh. Delikado lang eh. Ana! Ano ka ba? Uulitin ko. Tigilan mo na yung pag-aalala mo sa akin, okay? Let's go. Ate, ako na mag-drive. No. Ako na. Sir, nagawa ko na. Tinanggalan ko ng preno yung sasakyan. Sigurado akong hindi makakaligtas ng dalawang to. Ate, bakit? Ana, there's something wrong with the brake. Ate. Ate! Oh my gosh! Ate! Sandali! Sandali!
We have to go! Go! Sabihin mo ako. Isa, dalawa, tatlo. Sasabog ng kotse, we have to go! Watching Asentado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Click the I button.